Ang topic ko natin at ngayon is kakaiba. Nandito na ho tayo sa first notice for presentation of records. At ini-establish dito sa puntong ito ng ating audit procedure or process, kayo po ay hindi nakikipag-cooperate at nire-refuse ninyo yung audit ng BIR. Yan ho yung report ng revenue officer sa kanyang group supervisor at sa kanyang revenue district officer. So, nasa case number 8 na ho tayo. So, very important sa mga taxpayer, lalo ka na ikaw isa kang accountant, magkaroon ho kayo ng diagnostic matrix. Kung kailangan ho ninyo ng diagnostic matrix, mag-text at mag-email kayo, bibigyan namin kayo ng PDF copy. So ito na ang itong column na to ang gagamitin ngayon natin. So nakasulat diyan kailan mo na receive yung first notice. So ang suggestion ko kung hindi niyo pa nagagamit yung case number 1, mag letter of acknowledgement kayo. In-explain natin doon kung ano ang benefit ng letter of acknowledgement. Now, pagkatapos niyan, kailangan mag-submit kayo ng initial audit arrangement letter. Okay. So, ang initial audit arrangement letter, ang ibig lang hong sabihin yan, pumapayag kayo in certain degrees, terms and condition doon sa laman ng first notice. At pagkatapos, ini-inform nyo yung mga competent authorities ng BIR kung ano yung inyong intention at ano yung plano ninyo, ano yung purpose. Very important po yan sa pakikipag-deal sa government agency. Alalahanin po ninyo, hindi kayo nakikipag-deal personally sa revenue officer, group supervisor, or RDO. Nakikipag-deal kayo sa isang higanting tao na ang tawag ay government. So, sir, ano ba ang laman? Okay, ng ating initial audit arrangement. Okay, mabibili ho nyo yung template niyan ng 10,000 pesos plus VAT plus EWT. Pero kung kaya naman ho ninyong gawin, wag na, gawin nyo na lang. Ang laman ho niyan, ini-establish natin yung step by steps na dapat na mangyari during audit para hindi ho sumabog ang records nyo, hindi din sumabog yung alalahanin ninyo. Okay? So, transparency ho yan. Transparency. Anong gagawin? Kailan gagawin? Paano gagawin? Sino ang mga involved na tao? So, everything nandiyan. Para ho yung revenue officer, hindi rin matataranta kung sino-sinong tao papariban ng letter, sino-sinong tao ang kakausapin. Pangit ho yun. Kasi baka mamaya yung taong makausap dyan sa opisina nyo, mag-debolso ng critical o crucial information na magagamit sa inyo. For example, masabi niya kung saan yung ginto nakatago sa opisina nyo, baka mamaya ay manakaw yon. Ayaw nating mangyari yon. So, ang gagawin ho ng audit, paano ito? Nakalimutan ko ito yung pangalan. O initial audit arrangement, ayun. Initial audit arrangement natin is ina-arrange natin, o sige, pwede na tayong ano, dito yung venue, dito yung upuan mo, sorry, hindi ka pwedeng sa'yo lahat yung conference na yan, available yan para sa 20 tao, bigay namin sa'yo yung 2 upuan dyan sa dulo, pabayaan mong gamitin namin itong remaining seats para mag-discuss kami na mga opportunities and challenges sa business namin, okay lang kung marinig mo, wag mo lang ipagsabi sa labas. Mga ganun bang situation ang sinasabi? Anong oras ka darating? Anong sino kasama mo? Anong pwede mong tingnan? Saan ang CR? Saan ka dadaan? Mga ganun ba? Yun ang mga initial audit arrangement. Ayan. So, at the end of the day, it will benefit the revenue officer and also the taxpayer. So, ito lang po that bibigay nyo sa akin. Kung letter of intent, kung gusto ho nyong mag-franchise at ang franchise fee ho natin ay 50,000 pesos para sa LOA and SDT. So, meron ko akong ibibigay sa inyong manual at ang potential na income ho ninyo is 40,000 pesos per client.
So kung masipag-sipag kayo na mag-social media, mag-market through Facebook at saka YouTube and other social media, eh baka makakuha kayo ng 100 kliyente sa loob ng isang taon, o edi at least 100 times 40,000, edi may 4 million kayo. Diba? Hindi na masama. Nakitain 4 million. Tapos after ano, after 3 years, tsaka kayo magtrabaho. Diba ang ganda nun? Yun ang pangarap ko sa buhay ko eh. Wag nyo kalimutan na i-click po yung heart para mag-spread ho tayo ng love sa YouTube at sa Facebook. So, ang susunod ho natin topic is very important to. Papakita ko lang ho sa inyo ano yung mga dapat ninyong gawin. So, after maano ho nyo yan, magkaroon ho kayo ng initial letter, initial audit arrangement, pwede nyo ho kayong mag... Kahit araw-araw, yan ho yung procedure na gawin ninyo, wala hong problem ho yan. Ayan, ginawa ko na ho yung mga procedure. At yung explanation ho rito, case 1 hanggang 7, ay available ho yan sa ating Facebook. So, ina-invite ko ho kayo na manood ng ating case 8 at ipapaho nating video. So, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Masayang buhay po sa inyo at masayang hanap buhay. See you in my next video.